Galit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan niya. Sila lang ang nagawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Tagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So, I cannot answer your question intelligently. At bago natin ituloy, mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon, mga katropa. Good gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun, kanina umaga pa, walang tayo, walang kain. Pero chillang muna po tayo in the pursuit of truth. I'd like to begin with a short manifestation on the issue of the death penalty. I have to put on record that Akbayan maintains that this is an anti-poor measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, ng nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po maraming nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ayun ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with earlier you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Tagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, doon po sa imbestigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Former President, yes? Ako yun, sir. Yes. Your response? Can you turn the mic on, please? Sorry. Thank you. DDS? Sila lang ang nagawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa imbestigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what's this? Civil registrar. At sa, maybe sa police. Wag ko sa akin, hindi ako bookkeeper ng para sa namatay ng mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President. Willing po ba kayo na doon sa investigation na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS. But I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list
ng Malacanang at ng pulis. Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to a fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, presumption of innocence also is. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watchlist. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad. At nahatulan ng guilty. Are you... Kung mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Napakaswerte po. Should the former President face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baka nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Eh. Comfortable. Doon na lang ako magtapos ng buhay. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon, mga katropa. Yeah.